Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel again. This is BM Gaming TV and today, ang pag-uusapan natin is all about crafting and also upgrading. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi rin kayong updated sa mga panibago na ating upload regarding tutorials kay Astral Tale. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So today, pag-usapan natin tong si Astral Tale. Now, may mga nagre-request kasi sa akin ito na gawan ko daw ng tutorial kung papaano and also ano yung mga diskarte and stuff. So, iisa-isahin natin yan, no, in the next coming videos. But right now, ano ba yung priority ko? Okay, so basically, ang priority natin right now is to make sure that our character is strong enough to do daily dungeons. Okay? That's the first thing. So, may mga nagtatanong sa akin, paano daw pataasin yung power ng character? Of course, kasi currently, ang attack lang natin is 15,000. Ang defense natin, 4,000 lang. So, paano ba palakasin yan? So, kung mapapansin nyo dito, guys, no, yung mga gears na gamit ko, hindi pa siya totally malakas. But, somehow, medyo tumaas na rin yung stats niyan because of the recent upgrades that I made. Now, paano nga ba palakasin yung character nyo? Or paano siya, or paano yung crafting, paano yung upgrading ng weapons and also ng armor? So, yan yung pag-uusapan natin today. Okay? So, let's start. First thing is all about crafting. Okay? So, ano nga bang kailangan yung malaman sa crafting? So, kapag magka-craft kayo, alright, hindi kayo makakapag-craft unless makakuha kayo ng formula nung ikakraft nyong item. Okay? So, we're talking about crafting your own equipments, okay? Which are this kind of equipments, okay? Which is yung mataas na rarity. Okay? So, itong equipment na to, available to sa crafting kapag nakuha nyo na yung tinatawag na formula. So, yung formula na yon makukuha nyo siya sa mga dungeon. So, let's say we enter a dungeon like this one. So, kapag solo dungeons, makakakuha kayo usually ng formula ng Dragonic Force, which is for my equipment. Okay? And then, unidentified epic armor. Okay? Na formula din. So, itong unidentified, random to. Okay? Random na epic armor na pwede nyong i-learn. Okay? Para kapag na-learn nyo, makapag-craft kayo ng mga equipments. So, random yan. So, pwedeng chest piece, pwedeng boots, pwedeng gloves, pwedeng headgear. So, basically, those are the craftable equipments aside from the weapon. Okay? So, kasi nung una guys, ang ginagamit lang natin is yung blue equipment. So, kung mapapansin nyo dito, ang in-upgrade kong equipment is itong blue equipment natin, which is pang level 48. Now, when I crafted Dragonic Force, okay, so mas maganda kasi yung stat ni Dragonic Force compared dito sa blue item na to. Kung mapapansin nyo, kapag blue item lang yung gamit nyo, I guess blue means rare, okay? Isa lang yung additional stat niya, unlike kapag ang gamit nyo is itong epic, okay, you are getting additional 0.5 speed. But mind you guys, that every time you craft a Dragonic Force, the stats below the crit percent is different. Okay? It's always different. Alright? So, aside from that, so you're going to craft it. At the same time, paano nyo ba siya ikakraft? Okay? Para at least mapakita ko din sa inyo. So, tama-tama kasi kakatapos ko lang mag-run ng dungeons and I was able to get the formula for the headgear and also for the boots. Which is yun yung kulang natin dito sa character natin. Okay? So, itong bracers, nakuha ko na rin yan. So, crown. Basically, ka-craft natin to. So, saan kayo magka-craft? Okay? That's the question here. So, may nagpapa-shoutout pa dito. Ayan, tawa na natin. So, yan. Saktong-sakto. Nagre-record ako. Nagpa-shoutout siya. No? Shoutout sa'yo kung sino aman. Battle Geese, no? Yan. So, anyway. Paano ka nga ba magka-craft ng equipments? So,
when you scroll over your mouse here dito sa Terra Cottage, okay? Meron kayong makikita ditong option, which is yung Terra Cottage nyo or yung cottage management nyo. So, all you just need to do here, guys, is to go to workshop. Okay, so enter workshop kayo ngayon. So, para makapag-craft kayo, okay, para makapag-craft kayo ng equipments, pupunta kayo ng Terra Cottage, and then pagpunta nyo ng Terra Cottage, the thing that you need to do now, okay, is to go to the crafting table. Okay, so ano yung crafting table, guys? Okay, dito kayo pwede mag-craft ng mga equipments na na-learn nyo. So, paano siya mahanap? So, double-click nyo lang to. So, yan, may mga list of items kayo na pwedeng i-craft from weapon enchantment, okay, and also headgears, or these are probably costumes as well. So, you can also craft this. Kung mapapansin nyo, ito yung mga required items in order for you to craft it. But, to filter it out, you can just craft this one. Okay? So, ikakraft natin yung Dragonic Horse. We have two available. So, all you just need to do is to change this and then click on create. So, automatic. May charge to, guys, ha. Every time you craft, ito yung total amount ng charges na mababawa sa inyo. So, tayo, nag-craft tayo ng dalawang beses. So, we do have another two Dragonic Horse. Okay? So, ayan na yung mga nakraft natin. So, medyo maganda to, no? Pwede natin actually palitan, pero kasi upgraded na tong isang Dragonic Force natin. Okay? So, if you find a better stat, mas maganda din na mas i-priority nyo yun, guys, no? So, ganun lang naman siya kasimple. But anyway, once you craft it, you can actually use it to fuse. So, later on, papakita ko naman sa inyo yung fusing ng gears, which will also allow you to increase the main base attack and other stats ng weapon nyo. Okay? So, yan. Then, after you craft it, kakraft din tayo ng Heretic Helm. But, ito nga guys, no? Ang dami kong box dito. So, hindi ko na siya tinatapon. So, ira-right click nyo lang to. So, right click. Ayan, so makakapag-open na kayo. So, mas marami kayong makakraft kapag ganyan. Okay? So, para mabawasan din yung inventory space natin, papakita ko muna sa inyo kung paano mag-fuse. Alright? So, when fusing an item, usually lalabas yan dito. Pero kung di nyo makita itong icon na to, you can click on Gear Fusion. Okay? Sa Gear Fusion, I'm not really sure lang guys ha. Let's say kung matatransfer ba siya. Like, I'm not really sure kung matatransfer ba siya dito. Pero let's try. Okay, let's try to equip kasi mas maganda yung stat na ito eh. So, tignan natin kung transferable yung apps niya. Say, ito yung i-equip natin. Okay. Let's see kung transferable siya. Kung transferable ba. Actually, hindi ata transferable to guys. Kasi, ito yung na-apps ko eh. So, yan. But anyway, I would continue to use this kasi ito na yung plus 20. So, sayang din kasi kapag hindi ko ginamit yan. So, okay lang. Better luck next time na lang. But, you can fuse your gears, okay? Depende sa inyo kung anong trip nyong fusing. Alright? So, after you fuse it, okay, ito yung mangyayari. Magkakaroon siya ng additional stat. So, let's try to craft more, okay? Kailangan pa natin mag-craft ng madaming ganyan. Okay, so tira lang tayo sa inventory space. Then, let's craft it again. So, go to the special items again. And then, create. Craft lang natin na i-craft. Okay, so itong Heretic Helm, we can also craft it. Alright, so medyo mas mataas ang costing ng weapon, okay, compare sa normal armors. Alright. So, itong Heretic Boots, meron tayong dalawa. So, ito wala namang gold consumption, which is actually good. Okay. So, pwede nyong pagpilian, guys, ha? Kasi every craft nyo, iba-iba ng stats yan. So, let's say ito, eba max HP. So, kunwari, magkaiba siya. You can probably select which one is better. Okay? So, yan. Now, craft tayo ulit nito. Ay, taga lang, wala na yata tayo. So, ito, breastplate, craft tayo, tatlo.
Okay? So, you can pick whichever you like. No? So, Eva lang naman yung breastplate. Right? So, yan. Na-craft na natin yung tatlo. Okay? So, pipili tayo ngayon dito. Def, no? So, mas maganda din to. Def. Alright, Def Eva. But, we're going to probably just stick with what we have. And then, we'll just gonna use it. Okay, for the meantime. So we can still change it, guys, no? Kasi meron pa namang level 50 gears. So this is just temporary sets. But this would definitely help us clear dungeons more faster. Okay? So yun kasi yung ano natin eh. Yun kasi yung goal natin eh. Kailangan natin makapag-clear ng mga dungeons ng mas mabilis. So let's try to fuse the gears first. Okay, so ito, fuse natin. So, ito yung Fusion XP, guys. No? Kumbaga, parang inaalay nyo yung mga equipments na na-craft nyo. No? Doon sa certain equipment na ina-upgrade nyo or pinofuse nyo. So, yan. Fusion XP. So, na-upgrade natin siya. So, close nyo lang ulit. And then, we're going to equip. Ay, so, equip tayo dito. Ito, Eva Max HP. Eva Max HP. Let's try to open more. Okay, para makapag-craft pa tayo ng mas marami. Yan, okay na yan. Balik ulit tayo dito sa crafting table. So you get the idea, guys, no? So you don't sell this now. You have to kailangan niyo ipunin, no? Ipunin niyo, guys, kasi para kahit papaano wala tayong maging problema, no, sa crafting. So ipunin niyo lang, huwag niyo itapon kasi ako dati tinatapon ko lang eh. So ngayon natuto na tayo, no? Again, every day is a progress dito sa ginagawa nating exploration. So hopefully may natututunan kayo dito. And if you like this, again, share niyo na to sa mga tropa niyo, no, para magkaroon tayo ng kasama dito. But anyway, guys, I am continuously playing it. So, yeah, asahan niyo na mas marami pa tayong tutorials na ilalabas with the game. Okay? So, yan, meron na naman tayong pang-upgrade. Okay, heretic helm, breastplate, we can craft one. So wala na tayong makakraft, no, kumpleto na ulit. So hanap tayo dito, Eva Max HP. Ito, Eva Def, ah hindi, Max HP lang, Eva Max HP, puro Eva, no, puro Eva siya. So speed, ito speed din, wala naman pinagkaiba. Def. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, upgrade natin ulit to fuse. So, medyo makunat na yung ano natin, no, yung Dragonic Force natin just because it's already around 126 na. So, yan. Same with, ano, kumbaga, mataas na yung Fusion XP na kailangan, no, para makapag-upgrade kayo. Now, we're going to also equip itong mga equipments na to. No? The reason why mas mababa, it's because of course, level 48 gears to eh, and naka-fusion boost na din yan. So, 112 na yung fusion boost niyan, no? So, ano ba yung suot natin? Current, 109. Suot na rin natin ito. Okay. So, ito, mas mataas siya ng konti. Yeah. Okay, goods. And then ito, mas mataas din siya ng konti. So, kung ano yung may mas mataas na stats, yun yung priority natin. Okay? So, fuse. And so, kung mapapansin nyo, no, eh, tumataas yung stats. So, ito, makita nyo, may difference na yung stats natin because we were able to upgrade it. Okay? So, may mga gears pa tayo na hindi pa nakakraft dito. Okay? Which is itong belt, no? Wala pa tayo nyan. Hindi pa tayo nakakuha nyan. So, we'll try to somehow get those. Okay? Anyway, meron na tayong ano. Ito, pwede na natin equip to. Yung helm. So, pwede na rin tayong mag-craft ng helm kasi. Okay. So, ubos na. Let's try and see. Again, balik tayo sa special items. Alright. So, yan. Magka-craft ulit tayo ng breastplate. So, dalawa. Okay.
So kung mapapansin nyo, yung gold natin ganyan, no? Dahil ito yung ginagawa natin, nagka-craft tayo ng mga equipment. So craft lang tayo ng craft dito. Yan. Right? So marami tayong na-craft na gloves, no? We can use that, okay, to upgrade the current one. So, boots, wala tayo masyado nakuha. Ito, pwede na rin tayo mag-craft ng reticle. So, ito pa lang yung mga recipe, no? Wala pa tayo ng belt. We'll try to check it out as well. Sana makakuha na tayo nun para makompleto na natin yung set natin. Kasi yun na lang yung kulang, eh. Okay? And by the way, guys, may set effect din kasi yan. Okay? So, kung papansin nyo, yan yung set effect. Nakuha naman na natin yung set effect, which is actually good. No? It will also increase your power, no? Kumbaga, kapag nakuha niyo yung set effect, may certain additional stats. So, when attack, you'll have 10% chance to trigger, tapos meron pang max HP. Okay? So, ganun siya kasimple. So, ito naman, yan. So, level 20 blade is attack 1%, tapos 2% kapag level 30, pag level 40 na yung blade nyo, okay, it's gonna be additional 3%, no, for the damage done. So, that's the first thing, no, yung gear fusioning, okay? The second one is the gear fortification, okay? So, the gear fortification is pretty much simpler, okay, than what you think, alright? So, ganito lang siya kasimple. So, let's say for example, ito, upgrade natin siya. So, again guys, para masundan nyo, click letter B. And then, gear fortify. Then, select your gear here. So, let's say for example, ang gusto natin is ito. So, kung mapapansin nyo dito, every time that we are upgrading the gears, okay, it increases our bonus attack. Okay? So, para magawa nyo yan, ang kailangan nyo is i-click nyo itong auto para hindi na kayo mahirapan mag-click-click. Then, right-click, and then you can fortify the gears. Okay? But we're going to do this not on the weapon. Okay? I would definitely do this on the other part of the set. Because, yung other part ng set natin is wala pang upgrade. Okay? So, I'll probably do it dito. And then, let's upgrade it. Let's say, 3-star. Alright? So, max HP din kasi yan. Sayang din yung max HP. So, kung mapapansin nyo dito, the chances of getting it upgraded right away is probably too low. So, yan, no? Nakikita nyo yan. So, minsan, sakto. Minsan, kailangan mong i-grind yung mismong XP. So, so tumataas yung ano natin. Tumataas yung HP. Okay? So, kung mapapansin nyo din dito, if you unlock a higher star level, alright? Alright, so mapapansin nyo, yan, na-unlock na natin yung mga additional stats. Which means that we were able to somehow upgrade our HP. So, from 24K, ilan na yung HP natin ngayon? So, this is also one of the effective ways on how you can increase your combat power. Okay? So, yun yung isa sa mga ano natin, no? Mga edge natin. So, kung alam natin itong gawin, kahit paano, we can actually survive, no? We can actually survive sa dungeon on our own. And let's say for example, you're at a lower level, it will give you huge boost, no? Para masolo mo yun. Okay? So, other things that you also need to know is the items na nakukuha nyo sa dungeon, okay? So, aside from Senshi Evolution Stone, okay, you also get this Astral Fragment and also this Starstone Crystal. So, do you know paano to gagamitin? So, kung hindi nyo alam, guys, panoorin nyo yung next video natin, no? Para lagi naman kayong updated pag meron tayong panibagong upload regarding Astral Tale. Yun lang, and maraming salamat ulit sa panonood. Again, this is BM Gaming TV, and alam nyo na, peace out!